So the king of Aram, a bordering state, was at war with Israel. May gera. Alam niyo po yung mga mapa, paurong-urong mga boundary niyan, depending kung anong period of history, because depending on who's conquering who. So Elisha, God's prophet at this time, knew of the king's plan, yung mga plano ng kaaway na hari, alam niya. Pati mga places na pupuntahan nila, ang kanilang mga military tactics, alam ng propetang si Elisha at sinasabi naman niya sa hari ng Israel. Kaya nagtaka na itong hari ng Aram, the king of Aram, began to be suspicious of his own generals and his own high officials. At sabi, sino ba talaga sa inyo dito ang espiya? Bakit wala na tayong mailihim sa kaaway? Pinag-uusapan pa lang natin ang plano ay alam na nila at kahit saan natin sila tatambangan, hindi natin sila abutan. And wherever we try to set ambushes, we fail. Apparently, there is somebody telling on us. At sabi nung isang nakaalam sa kanyang court, Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. Nakita niyo po? How dramatic. 2 Kings 6:12. Sabi niya, yung propeta nila, itong binabanggit ninyo po, kamahalan sa loob ng kwarto ninyo, yung mga salita ninyo, kahit nag-iisa kayo, ang mga sinasabi ng inyong bibig, sinasabi ni Elisha sa kanyang hari. Anong maililihim natin sa taong yan? And of course, the king of Aram, a very good commander-in-chief, knew what to do. Capture this Elisha. Siyempre nga naman, kung nabihag nila ito, mawawala na ng propeta yung kalaban nilang hari at maaaring maging propeta pa niya ito. Mabaligtad ang mga pangyayari. At ganyan po ang nangyayari sa mga Kristiyano na effective kay Lord. Effective sa inyong gawain, ang plano ng kaaway kayo'y bihagin. At madalas, nagtatagumpay din siya. Nabibihag niya kahit sandali lamang ang mga anak ng Diyos at yung mga kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak, ginagamit naman ni Satan para gamitin ang mga anak ng Diyos sa kasamaan. Kaya kumisan, may mga talent tayo being used for evil purposes. Sometimes you have a persuasive tongue, ginagamit na pala ni Satan to divide a church, to spread your lies. Ganun yun, nasusurrender natin yung ating mga kagaling. At kumisan, ang galing-galing mong kumanta. Tapos ang kinakanta mo naman ay kinukumbinsi ang mga taong manigrilyo, maglasing, magganito sa advertisement o nagagamit na ng jablo ang iyong vocal cords. It is so easy for Satan to deceive Christians who are not watchful. And so this is what the king was trying to do to capture this Elisha so that Elisha would stop serving the king of Israel and the king of Israel's king who is the Lord. And then, kung to reverse it, possibly pa, to make this Elisha serve his evil purposes. They surrounded the city of Dathan, Elisha's city, by night. Walang kamalay-malay ang mga tao na paggising pala nila ay nakapaligid na sa kanila ang mga sundalo ng kalaban at nakuha na ang kanilang lungsod. Kaya naman, ito pong katulong na lalaki ni Elisha, ang kanyang alalay number one. Paglabas niya sa umaga, lumabas siguro siya sa kanyang bahay o tent, iigib siya ng tubig o kukuha siya ng kahoy, kung ano man yung gagawin niya, marahil ay nabitawan niya ang kanyang dalasa, kanyang pagkagulat, sapagkat nang tiningnan niya yung mga hills around them, yung mga mountain tops, yung mga burol, they were surrounded by chariots, and they were surrounded by horses, and they were surrounded by the army of this enemy king. At dali-dali niyang ginising siguro o tinawag itong si Elisha, at sinabi niya, Master, Boss, naliligiran tayo ng mga kaaway. Grabe ang ating sitwasyon. Alam niya kasi na yung master niya is what? Earning the ire and hatred of that enemy king. And Elijah gave him a classic assurance. And I want you all to memorize this verse. It is a very wonderful verse, 2 Kings 6:16. Sabi niya, don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them. Ang nakita nitong katulong ay mga kabayuhan at mga sundalong handa na sumugod sa digma. They were armed to the teeth and they were ready to capture the city and very especially this Elisha. Sabi kaya niya, ano kaya ang sinasabi ng aking amo? Mukha yatang marami ng delusions ito. Mas marami raw kaming kasama kaysa dun sa mga sundalo na nakapaligid sa amin. And Elisha prayed, O Lord, open his eyes that he may see. And the Lord opened the servant's eyes and behold, what did he see?
To his great comfort, he saw the hills full of horses and chariots of fire around Elisha and the city. Yun pala may outer layer of enemies surrounding them. But the reason why they could not advance, there was an inner ring of what? Of angels surrounding them in the city. And there were more angels there, infinitely more than the army of this wicked king of Aram. So they could not advance. Nandun na sila, nakapwesto, gumigiri, pero hindi sila makasugod sapagkat naliligiran pala ng mga anghel ng Diyos. At hindi lang basta chariot ang nandito, yung kalaban chariot lang. What did they see? Chariots of fire. There was this. So the Lord opened the servant's eyes and he saw the great protection of the Lord. As the army came down toward him, pinilit pa rin itong mga sundalong kalaban na sumugod. Ang sabi ni Elisha, strike these people, O Lord, with blindness. And so the Lord struck those people with blindness. At to make a long story short, nahulog sila sa bitag nitong si Elisha. At si Elisha led them into the great city of Samaria, the fortress of Israel. At nung sila'y magpagbalikan ng kanilang ng liwanag ng kanilang mata, bihag na sila ng hari ng Israel. At ang hari naman ng Israel, handa na silang lahat na bitayin. Pero sabi ni Elisha, hindi yun. Dinala ko sila dito para pakainin mo. And they set a great table before these people, and they feasted, and all of a sudden, these two neighboring countries who were enemies became friends. The greatest way to beat an enemy is to turn him into a friend. Kung magaling kayong manginis ng kalaban, at meron kayong gift na panginis, di ba? Hindi kayo nananalo noon dahil habang nakakainisan tayo, talo tayo. Dahil lahat ng kapangyarihan ng taong naiinis, gagamitin niya against us. Para siya tunay na mapagwagian, dapat magi siyang kaibigan. Then lahat naman ng kanyang kapangyarihan, ginagamit niya para kayong mahalin at para kayo tulungan. A real victor is he who does not vanquish an enemy, but he who turns an enemy into a friend. And that's what Elisha did. But that's only part two of the story, and that's not our focus now. Our focus now is God's protection. The battle is mine, says the Lord. And you will remember the story that the Lord, what? Gave them victory. Yung mga sundalo, hindi lumaban. Ang pinauna nila sa pagmarcha ng kanilang hukbo ay ang mga awit. No, the musicians, the singers, and they won. When you are facing war, praise God. When you praise God, you build His throne. And when you build the Lord's throne, He comes and sits on it. And when He sits on it, He fights His battles for you. Ganun po kahalaga yung praise. E pag hindi tayo marunong magpuri, pag hindi tayo marunong na magpasalamat sa Diyos, eh hindi tayo gumagawa ng trono na pwede niyang upan. Therefore, we are not able to enthrone Him. We are not able to crown Him. So He will not be working as Lord and Savior of our lives. That's how important praise is. Pag inuna niyo reklamo, lalong umiilap ang Espiritu ng Diyos. The battle is mine, says the Lord. And now, let me add one more thing. Your protection is in my hand, says the Lord. Who enjoys God's protection? First and foremost, God's anointed, God's servants, God's people, God's children, they enjoy God's protection. Are you a child of God? Then you have God's protection. You have. The only thing probably is sometimes we are not aware of it. And there are many times that we forget it. But it is there. Then who else enjoys God's protection? God's servants, servants. Nakita ninyo, the Lord protected Elisha and his household. Kaya kung kayo magiging servant, pipiliin nyo rin kung sino inyong pinaglilingkuran. Sapagkat kung ano man ang nangyayari sa kanyang buhay, damay tayo doon. The Lord anoints and the Lord protects His people, His servants, and His servants' servants. And also the Lord protects His servants' neighbors. Di ba sabi niya, hindi naman daw basta ba nalang binubunot yung mga weeds from among the plants kasi baka pati plant maapektuhan, kaya pati neighbor nagiging beneficiary of God's protection and God's love for His people. Kaya pag sumasakay kayo sa bus, alam nyo kayo Christian, sabihin na lang ninyo sa inyong sarili, aba, pinagpala ang lahat ng sakay ng bus na ito. Dahil ipagpapalain ito ng Lord, because of me. Well, not because I am great, but because God loves me.
Pag sumasakay kayo sa eroplano, nadadamay sila. Ang inyong barangay nadadamay sa mga blessing. Ang isang bansa ay maaaring pagpalain ng Panginoon dahil sa kanyang mga anak sa bansang yun. So, Christian, remember, wherever you go, be a blessing. Because you are a blessing. Kaya lang, depende po sa ating behavior, sa ating pagkilos, kung nagiging totoo yung promise that we are blessings. It is a promise, but it has to be fulfilled. And its fulfillment depends also on your cooperation. At tayo, dapat po natin gawing policy, wherever we go, we will be blessings. Aakyat kayo sa bahay ng may bahay, ano pong iniiwan ninyo? Blessing o gulo? Chismis? Anong iniiwan? Utang? Imbes maging blessing. Dapat blessing. Pagka natulog kayo sa bahay ng may bahay, dapat naging blessing kayo kahit naabala sila, nagpakain, pero siguro na ipag-pray nyo sila o nabigyan nyo ng advice ang dapat bigyan ng advice o hindi kayo naging pabigat o naging kayong very considerate guest, you are a blessing. Wherever you go, be a blessing. You are in a church, be a blessing. Because we are blessings. The Lord likes to bless the world. But He does it through His people. And the question is, are you enabling the Lord to bless the world through you? Pagsakay mo pa lang sa isang jeep, are you a blessing? Sa isang bus? When you are driving on the road, Christian driver, are you a blessing to others? We should be blessings because that's what we are. So who enjoys God's protection or who has God's protection? God's anointed, God's servants, and God's people. And God's people's servants, and God's people's neighbors, nadadamay sila. Remember this, whom God uses against His enemy, God protects against those same enemies. Hindi naman taksi lang Diyos eh, natatawagin ka niya para labanan ang kaaway, tapos pababayaan ka niya. Meron tayong blessing, meron tayong protection. Now, kung sakasakali na dumarating ang mga panahon na tayo naman ay nabibihag ng kaaway o kaya tayo nahuhuli, nato-torture, and some even face death, as the history of the church tells you, maraming spiritual people, prophets, Christians na namatay sa kamay ng kaaway, kung nangyari naman yon, blessing pa rin yon. Maaari hindi natin ma-define why, but Paul said in 1 Corinthians, when the perfect comes, the imperfect will pass away. And of course, it has many meanings, and one of that is that when the Lord comes, you will understand everything that probably now you only hold on to by faith. But remember this, brothers and sisters, God can never be wrong. So kung may nangyayari, pinapayagan niya, tama yun. Kung minsan, ang konsepto natin ng tama at mali does not always jive with the concept of God. Kaya sabi ni Lord, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. So we understand and we trust the Lord for the things that we do not understand and we do not know. Ano pang sabi ng Bible sa maraming verses, but let's mention a few. Sabi sa Genesis 32:1-2, Jacob also went on his way and the angels of God met him. When Jacob saw them, he said, this is the camp of God. So he named that place Mahanaim. So, angels were with Jacob. Jacob, remember, has just left the region of the hostile Laban and was about to enter the region of another hostile person, Esau. He was met by the angels of God, whom he had seen at Bethel when he was fleeing from Esau to go to Laban. So, God was with Jacob through the angels. So, Psalms 91:9-16, and why don't you open your Bible so we can all read together. Psalms 91:9-16. If you make the Most High your dwelling, even the Lord who is my refuge, then no harm will befall you, nor disaster will come near to your tent, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hand so that you will not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I satisfy him and show him my salvation. What a wonderful assurance. Christian, you have no right,
no right to be afraid. Pero sabi niya, if you make me your dwelling. May if yan eh. If you make the Lord your dwelling, if you honor Him, if you serve Him, if you live in His shadow, you will trample on the cobra and you will succeed. Figure of speech yan. Baka naman maghanap kayo ng mga cobra at pagtatapakan ninyo. At haba kayong nangangasulat ng ngayong ay magtaka kayo kung anong nangyari sa promise ng Diyos. You will trample on the enemy and you will be victorious because you dwell in the Most High God. Ano sabi sa Matthew 18:10? See that you do not look down on one of these little ones, mga bata daw. For I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. So may mga counterpart angels pala. Ang mga tao, sasabi nilang Anghel de la Guardia. Yun ang mga iba, Anghel de la Forward. Kung mahilig sa basketball. Merong nagbabantay. And the Lord assigns them to us. Kumisa niya nang nawawala sa atin eh. Nakakalimutan natin na totoo may mga anghel. Akala natin pambata lang yun. Don't pray to angels. The Lord commands them. You pray to the Lord. Diba? Sa Lord sila nagre-report. Hindi sa inyo. Kaya hayaan nyo lang sila. But the point is, the Lord gives us protecting angels. Matthew 26:53. Do you think I cannot call on my Father? The Lord said. And He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Sabi ni Lord. Kaya yung iba kasi gusto siyang itakas eh nung siya ay i-crucify. Sabi niya, kung gusto ko yan, tatawag lang ako ng anghel, nandiyan na sila. But I choose not to. What are these verses telling us, brothers and sisters? What? God protects. God protects. God continues to protect. Now, how do we enjoy God's protection now and in the rest of our days here on earth? Remember this, God's protection is always upon His people, but not enjoyed by all people. By enjoy, I don't mean possessed, but I mean savored. Lahat tayo may protection ng Diyos, pero hindi lahat tayo nag-enjoy. Why? Because many of us are not aware that God protects us. Or number two, we forget that God protects us. Kahit gabi, meron pa bang araw? Sometimes, tinatanong na anak ko sa akin yan. Pagkagabi, nasa na yung araw na wala? Kung hindi na wala, tumalikod lang ang earth. But the sun is still there. Pagka pumaulap, nandyan pa rin ba yung araw? Nandyan, may ulap lang. Ganun ang protection ni Lord. Hindi nawawala. Kumisan natatakpan lang ng ulap. Kumisan yung ulap ng ating takot, ng ating pangamba, or the gravity of the situation that we sometimes what? Focus on, and we forget that beyond the cloud is the sun. That beyond the problem is the problem solver. That beyond the danger is the savior. That beyond the threat is the protector. Have eyes that see. How can we enjoy God's protection? That's number one admonition that I like to make on everyone. Have eyes that see. Katulad din ng servant. Hindi niya nakikita na may mga anghel. Pero kahit hindi niya nakikita, mayroon. Ano lang ang pinagkaiba? Nakita niya. Pero kay nakita niya yon, kay hindi, nandun pa rin yon. At alam niyo tayong mga natatakot. Kung ano man ang kinakatakutan natin, natatakot kayo kasi hindi niyo nakikita yung protection ng Diyos. Pero nandun pa rin yon. So, sinong nagtatanggal sa atin ng joy of our salvation? Sino nagtatanggal sa atin ng enjoyment of God's protection? It's not God, but our attitude. Any moment, any time that you feel insecure, look at yourself and say, Lord, I'm being blind. I should see your protection. Because whether I see it or not, it is there. Anong pinagkaiba? You are protected, but if you are not aware of it, you don't enjoy the peace. But nevertheless, you are still protected. Kaya lugi yung mga hindi nakakapag-realize na God is always protecting His people. So, have eyes that see. See the unseen. Well, probably not many of us will really be able to literally see angels. But our spirit can see their spirit. In the sense that you can know and you can feel. And let me tell you this, Christian, even if you don't feel, they are still there.
Huwag ninyong iasa sa inyong damdamin, sa inyong nakikita o nararamdaman ang presensya ng Diyos dahil lagi siyang nandun. Kaya lang kung minsan yung ating personal life, personal holiness, yan ang nagiging bara na hindi natin ma-enjoy totally the reality of God's presence, although it is always real. Para mong kumisan, alam mo naman, lagi kang may magulang, pero kumisan, na-feel mo, parang wala. Kasi siguro, hindi kayo close. Kasi siguro, hindi ka nakikiklose. O kaya, merong barrier, but there is always there, yung parent. Unless, of course, unless if they're biologically dead, which is another thing. Kumisan, may kapatid ka, but you feel alone. But in reality, may kapatid ka. Meron kang kaibigan, pero ang feeling mo, hindi mo siya kaibigan, kasi ang feeling mo, eh, karibal mo siya o kalaban. Pero hindi pa na totoo, feeling mo lang yun. Yan ang mga bumabara sa ating enjoyment. So, brothers and sisters, have eyes that see how to enjoy God's protection. Hindi ko sinabing how to have, because if you are in the Lord, you have God's protection. Ang pinagkaiba na lang, paano ko ngayon mai-enjoy yun? Parang yung mga istorya na meron palang mag-ina na ang hirap nila, tapos meron sa kanilang nakitulog na isang tao, tapos may naiwan doon na kung ano sa kanila na balutan, eh, hindi naman nila pinakialaman yun. May ethics daw sila. Sabi, sa inyo na po yan, hindi naman nila pinansin, nandun na sa ilalim, nakalimutan na nila, kung ano-anong kahirapan ang dinanas nila, eh, yung pala, eh, isang salaksang pera yung albinigay sa kanila. Meron pala silang pera, pero hindi nila alam. Diba, marami po sa ating ganyan. Meron pala tayong resource, hindi natin alam na nandun, hindi tuloy natin na-enjoy. At ganun yung God's protection. It is there. You better know it, and you better enjoy it. And then number two, know and trust God for His promises. For His promises of protection. Ano po ba yung mga titles na ibinigay ng Bible and God's people to the Lord na maaari nating pagbasihan ng ating enjoyment of His protection? He is called Jehovah Shalom. God is peace. In other words, because God is peace, hindi naman God was or God will be, but God is peace. If He is your God, then you are protected from trouble because peace is one's protection from trouble. Kapag ka kayo, mga kapatid, ay may bagabag sa inyong damdamin at nalagi sa inyong puso o isip ng mahigit 5 minuto, merong something wrong. Nakakalimutan nyo that your God is Jehovah Shalom. God is peace. Pag nakikipag-away kayo ng matagal, kikipag-iring-iringan dyan ng matagal, pag nakikipag-tampuhan ng matagal, pag nakikipag-bakbakan ng matagal, you forget something about your God. Jehovah Shalom. Sabihin nyo nga yan. Ganda nyo ng title, Jehovah Shalom. God is peace. He is our protection against trouble. Is God real in your life? Dapat real. Because if God real is in your life, then Jehovah Shalom in your life. And you have peace. Another title that I love very much about the Lord is that He is Jehovah Jireh. Say that, church. Jehovah Jireh. God will provide. Yes, God provides. Eh, hindi ba kayo ngayon, the mere fact that you are there, you are a living testimony to God's provision? So, dinami-rami na naging salot na dumaan sa planetang ito. Naubos ang tubig, naubos ang kuryente. Sa dinami-rami ng mga lindol at mga kapestehan na dumating. Mga kung ano-anong mga balang at kung ano-anong mga hunger and wars and rumors of wars and insurrection and coup and everything. Di ba ayan tayo at nagtatabaan pa nga? Tingnan yung katabi nyo. A living testimony to God's provision. At kumisan, sobra-sobra pa. Kaya ang binoproblema na ngayon, masyado ng advance ang problema niya. How to diet. Ba? Biruin ninyo, binoproblema niyo is how to diet, hindi what to eat. Grabbing provision. Jehovah Jireh, God provides. And because God provides, I tell you this, if you're afraid about what you will eat tomorrow, you forget Jehovah Jireh. Kaya ang sabi sa Bible, give us this day our daily bread. Why? Because your bread tomorrow, the Lord will give you tomorrow. Ay, yung mga tao, kaya sila na mga problema, pinoproblema nila ngayon yung kakainin nila next month. Do not use God's resources for today in facing the needs of tomorrow. Tomorrow's needs will have God's resources given tomorrow.
It is one of the things we have to learn. While Christians are to be wise, that we are to plan, that we are to do what is logical in trying to ensure what? A prosperous future, but don't worry. You may want to work, you may want to do something about it, but take away worry, because God provides. Don't forget that. Jehovah Jireh. Then another title of the Lord, Jehovah Nisi. God, my banner. Di ba may kantang, Joy is the flag flown high in the castle of my heart. I remember the niceness of a German village to us and to our nation. There was a time, especially when I was a student, when we would go to Europe during summer for youth exchanges. And then later on, the government asked me to head this delegation to do this every year, to bring ambassadors of goodwill to Europe. And there's this 1,100-year-old castle in a town called Oberwesel, near the very romantic Rhine Valley. It's a beautiful castle, 1,100 years old, that belonged to the Schönbrunn family. And whenever we were there, whenever the Filipinos were there, the people running the castle would fly the Philippine flag in the castle. And whenever the villagers would see the Philippine flag there, they will all go up there and give us gifts. And they would go there every night. And they will bring us gifts. Pati mga lotions, sa mga nagkakabitak-bitak naming mga balat, lalo kung nag-winter na, mga pagkain, mga tsokolate, mga gatas. Because the Filipinos always dance to them and sing to them and give them gifts na mga tahong-tahong lang naman pinagdikit-dikit. Alam niya naman ang gagaling ng mga shell natin, mga tulyang pinagdikit-dikit. Tuwang-tuwa na sila. And sabi na, from our islands, from our hearts, ang mga tahong, ayan, eh, whenever the Philippine flag is there, they would go up. It signals who occupies the castle. Because that castle is actually dedicated to use of many delegations all over the world. But I tell you this, ang mga villagers, umaakyat lang doon with their gifts pag Philippine flag ang nandun. They love the Filipinos. They have learned to love us through the years of bringing to that village and to those cities mga Philippine delegates. That is a flag. What more if Jesus is your flag? Ano pa ang goodwill that will be attracted by your castle, which is your heart, which is your life? But Jehovah Nisi, the Lord is your banner. And if the Lord is your banner, you know that you are victorious. You know that you have goodwill from the heavenly hosts. And you know that your castle can never, ever fall because of Jehovah Nisi. Is the Lord your banner? When people hear your words, when people see your face, when people see your life, ganun din ba nakikita ng mga tao yung flag and they say, oh, the Filipinos are in the castle, let's go up. When people see you, they say, oh, the Lord is in this person, let's come near. Ganun kaya. Then another title of the Lord, Jehovah Tsidkenu, God is righteousness. In other words, if God is righteousness and we are God's people, then we are always righteous in the court of God. And Satan can never accuse you. And Satan can never make you afraid na, uy, baka natanggal lang salvation mo, you'll go to hell again. Sabi mo, Jehovah Tsidkenu. Ewan ko kung ganun nga nila pronouncing yun, basta ganun na rin ang tanog. God, our righteousness. We are righteous not because of who we are, but because of Jesus. Remember that. You are holy, not because of your deeds, but because of what Christ did for you. Ang kabanalan ng Panginoon ay kanyang ibinabalabal sa lahat ng nananampalataya sa kanya. Kaya ang tingin sa atin ng langit, banal. Kahit ang tingin ng kuya nyo sa inyo is otherwise. Kahit ang tingin sa inyo ng asawa mo, iba. Ang tingin sa inyo ng langit, banal ka. Dahil ang dugo ni Kristo ang nakatakip sa atin. Kaya nagsasabi, ang yabang nyo naman, sigurado na ba kayong save, eh, hindi pa kayo patay. Save kami at sigurado kami dahil ang salvation namin hindi nakaasa sa aming ginagawa. Dahil kung sa aming ginagawa, hindi kami masisave. Pero nakaasa yon sa ginawa ng Panginoon at sa kanyang patuloy na ginagawa sa amin. Patuloy niya tayong nililinis. Tayo ay righteous. We are a righteous people. Anong sabi ng Bible? A holy nation. A royal priesthood. God's wonderful people. Kahit sa totoo lang, ewan ko lang,
But in the court of God, legally speaking, and that is what is important when you die, yung legal passport mo, it is the blood of Christ that will be seen in you. That's why Jesus is Savior. That's why John said, "Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world." Wala kayong sin na ginagawa at gagawin pa na hindi kayang takpan ng dugo ni Kristo. And because of that, be secure. Enjoy God's protection. Don't only know that you are saved, but enjoy the fact that you are saved. Alam nyo, kahit anong problema natin, kahit wala tayong pera, o iniwan ka ng nobyo, o meron kang pinoproblema, meron kang kaaway, naagawan ka ng mana ng iyong hipag, dumapo lang sa pamilya nyo, siya pa ang nagmana, this and that. Pero pag naalala nyo, Christian, that I am saved, it will put a smile on your face. Because for all the sins that you committed, and can still commit, you are saved. Charged to the cross. Of course, we don't make that our license, no? Para lalo magkasala dahil nagbabayad naman tayo on earth. Ang libre yung heaven, but not on earth. Mga Kristiyano nagkakasala sa earth, eh magbubunga rin yan dito sa earth, at tayo din ang aanin yan. But in the eyes of heaven, in the eyes of eternity, we are saved. Jehovah Tzidkenu. Diba? Yun na yun, huwag nyo na itanong ang spelling. God, our righteousness. And then, if I'm going to ask you to remember one more title of the Lord, Jehovah Shammah. God is there. Madaling tama kasi, kasama, Shammah. Jehovah Shammah. Kasama ko siya. God is there. Hindi God will be there, hindi God was there, but God is there. Do you know that if you're thinking about the future, sino sa inyo ang nagpe-prepare para sa future ng iyong mga anak 10 years from now? Yung pinipreparean nyo talaga, gumagawa kayo ng paraan, mga insurance, mga savings, o marami. Do you know that God is there? Sa year 2006, nandun na ang Diyos. Sa year 2060, sa year 3000, sa year forever and ever, nandun na si Lord. Naunahan nyo ba? Mauunahan nyo ba? Hindi. At kung nandun na siya, naihanda na niya yon para sa inyo. Eh kung ang Panginoon ay namatay na para sa atin, hindi pa ba niya ihahanda yung dadaanan natin? Ano kaya yon? Inakay niya tayo, tapos nauna na siya, tapos bahala ka na sa sarili mo? Even in heaven, sabi niya, I'll go, and if I go ahead, because I will prepare a place for you. Dahil sa Diyos, walang present, future, and past. God is. Kaya ano sabi niya pangalan niya kay Moses? I am. Grabe meaning nitong I am. Hindi siya I was. Hindi siya I will be. I am. The sense of permanence and the sense of time. So Jehovah Shammah, God is there. Kung pupunta kayo sa kabilang kwarto, walang ilaw, takot kayo sa momo. May mga Kristiyano, takot pa sa momo. Ang tatandaan nyo, Jehovah Shammah, God is there. Kumisan, mayroong isang lugar, may isang babaeng possessed. Kumisan, may camp tayo, tapos mga cabin leaders, sino ba mga cabin maids ko? Teka, napoposess yata yung isa dyan. But remember, God is there. At anong sabi ni Elisha sa kanyang katulong? Don't be afraid, because those who are with us are more than those who are with them. Hindi nyo kayang bilangin ang mga heavenly hosts, the angels. In fact, kahit hindi paramihan, isa lang eh, si Lord lang iharap mo dyan, talasik lahat yan eh. Kahit hindi pa nga paramihan, pero dahil mahilig tayo sa paramihan, be consoled with the fact na marami tayo. Remember this, know God. Know His names. Know His attributes. And three, how to enjoy God's protection. Focus on the protection or protector rather than on the threat. Kaya naman pinanghihinaan tayo ng loob kuminsan, ang tinititigan natin yung problema, hindi yung Diyos na mas malaki kaysa sa problema na yon. Claim for yourself God's promises of protection because it is your birthright. Ang lahat po ng pangako ng Diyos sa kanyang iglesia, sa inyo yon. Pag hindi nyo inangkin, kasalanan nyo. Pero inyo yon. Tulad din ang atin ang mga sayaw ng daigdig, atin ang mga tugtog ng daigdig. Pag hindi natin kinlaim, hindi natin ginamit for the Lord, tayong lugi.
We inherit the earth, remember. And you inherit everything in the world, everything that's godly, everything that's positive and good. And you inherit even God's promises. It is yours. On what you do with it will depend your happiness, your enjoyment, and your peace. God protects. God's protection is with you, whether you see it or not. See it. Know it. Enjoy it. Ano po ang mga areas of our lives na siguro ay parang iisip natin, weak point ko yata ito, kailangan ko yata ito ng protection. Merong mga ganong klaseng areas. Minsan natatakot tayo sa darating na future. Battles to be fought. Bills to pay. Diba? Nakakatakot yung mga Meralco dumarating buwan-buwan. Mga bayarin, mga enrollment. Kaya nakita nyo, nangangayayat ang mga magulang basta malapit na mag-enrollment. Mga bata naman, nagtatabaan pagka-enrollment. Naging ikbak pa kasi. Ano ba yan? So, anong nangyayari sa atin? We have fears. And we don't enjoy what? God's protection. But God's protection is there. I like to ask us to be silent before the Lord. Let us bow our heads. And to those of you who have fears and doubts about God's protection, I tell you this, this is the work of the enemy. Kung kayo ay nasa Panginoon na, tinanggap nyo na si Jesus bilang tagapagligtas, bilang Panginoon, you have protection. Don't let the enemy deceive you and take away your joy. Anyone here who would like to say, Lord, I want to stand in your promises. Minsan dinadalaw-dalaw ako nitong doubt about my security. Security ko sa trabaho, security ng aking kalusugan, security ko sa finances. I want you to be free today because the Lord is going to set you free. It is a burden that you don't have to carry. Sabi ni Lord, come to me and all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Hindi kayo kailangan magkaroon ng ganyang klase mga fear because God is your protector. It is His business. It is His love and ministry to protect you. With eyes closed and heads bowed, I like to pray for people who would like to say, Lord, sa nakaraan past, the enemy has somehow been successful in giving me fears, in making me focus on the problem rather than on the solution. But now, I declare myself free and I like to receive the Lord's freedom. Stand up. I'm going to pray for you. Stand up. Those of you who would like to set yourself free from the deceptions of the evil one, na kumisan binibigyan kanyang kasinungalingan that you are not secure, at nai-insecure naman nga kayo. And give us doubt and fear, mga magtatrabaho, natatakot baka hindi magkatrabaho, mga natatakot matanggal, natatakot na mahirapan. That's the work of the enemy. The Lord said, fear not. Huwag dapat mangamba, huwag dapat matakot. Ang ginagawa ng Satanas, kung hindi niya pwedeng tanggalin ang inyong proteksyon, ang tinatanggal niya yung inyong kaligayahan at kapayapaan. So, deception lang yan kasi kahit naman kayo maniwala sa kanya, eh, hindi pa rin natatanggal ang proteksyon because it is not in your hand, in the hand of the Lord. Heavenly Father, here is your church. Here are your people standing before you, knowing that somehow Satan has managed to deceive us. In the name of Jesus, we declare ourselves free. Free from the lies and falsehood of the evil one. Father, anoint everyone who stands before you at this point. Double the wisdom that you have given each one so far. So that people will have eyes that see. Like Elisha, O Lord, who prayed for his servant. Now I pray for these people. In the name of Jesus Christ, open their eyes. So that they will see your wonderful work. And they will appreciate you even more as protector, as provider, as companion. Because you can be trusted. We can trust you for the future because of what you have already done in the past. You are our Savior. You are our God, our banner, our provider, our companion, our peace, our righteousness. Who can lay any charge against us? Ano pa ang maaaring isakdal sa amin ang sino man kung ikaw na ang aming kabanalan? Kung ikaw na aming katuwiran, sino pa ang maaaring magbaluktot sa amin?
Kung kayo na ang aming kasama, sino pa ang maaaring magligaw sa amin, Panginoon? At kung kayo na ang nagbibigay ng aming mga pangangailangan, sino pa ang maaaring makatanggal nito? No, Lord, many of us have lived in a lie. Many of us have believed the lies of the enemy. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na pinayagan namin ang aming mga sariling madaya ng kaaway. Cleanse us and charge this to the cross. And now, O Lord, as your people stand before you, open the windows of heaven and let your peace, your faith, your stability reign in everyone who surrenders to you this area of their lives. Peace never known before. Peace never had before. Ngayon niyo po ibigay sa pagkilala ng iyong mga anak na kayo lang ang nakapagbibigay nito. Salamat sa Panginoon sa inyong pagkilos. Salamat sa pagbubunyag niyo ng kasinungalingang ito. At salamat sa katotohanan ng babaunin namin sa darating pang mga araw, mga buwan at mga taon ng aming buhay, na niminsan, Panginoon, turuan niyo kami na huwag malimutan kung sino kayo. Sapagkat habang naaalala namin kung sino kayo, Panginoon, nakikita namin ang mga hamon, ang mga problema ng buhay ay lubhang napakaliit kung itatabi sa inyong kadakilaan at kapangyarihan. Totoo nga po, Panginoon, na kung sa aming sariling kakayahan itatabi ang mga ito ay nakapanghihina ng loob, na maaari kami magkaroon ng takot at pangamba, turuan niyo kami na huwag sa aming kakayahan ihambing ang mga suliranin ng buhay, kundi sa inyong kakayahan, sapagkat kami mga sakop at anak mo, hindi mo kami pababayaan. Kayo na ang nagsabi that our battle is yours, not ours. And so, Lord, you have already won. When you resurrected, there is no more reason for us to be afraid. Teach us to have this and to enjoy this peace. In Jesus' mighty name, amen. Amen.